welcome to my channel. My name is Jason on Jason TV Negosyo. For today's vlog, mga kanegosyo, no? Ito pong vlog na ito is all about why is it that hindi ako nakapag-vlog for almost 3 weeks, no? Ito po ay dahilan po, no? Bakit hindi nakapag-vlog? So, before that, may papakita pa akong video sa inyo. So, tingnan niyo. No, mga kanegosyo, no? And what you are seeing is ito yung pinakakatakutan namin, ha? Yan po, no? So tinatamaan po tayo ng ano? Tinamaan po dito talaga ng ESF. Eh? Hindi na siya inubong, boss, tayo? Hindi ka rin inubong na yun? Ah, may kakit? Nabuluan? So, yung mga proseso nila, mga kanegosyo, mayroon silang taga-bureau fire, taga-spray ng disinfectant. Siyempre, may bako at saka may mga dump truck. Ayan. Pero ang ano ba, ang tubon ko mamaligya naman ang tubon? Huwag niya po. Ang tubon to, si Mike Kim kay Bido to, mamaligya sa highway to. Lamo na, nagbaligya kayo na, umpisa kayo na. Bayuran na. Hindi naman kabaligya, hindi na kabaligya. Ang green na, ang area, hindi pipi. Ang green area, ito ang dala sa 500. Bawal na natin ipakita, mga negosyo, yung pag ano lagay ng baboy sa ano kasi hindi tayo na-allow ng YouTube. Yeah, mga negosyo. Mga negosyo, no? You have seen, no, yung baboy na ano, matagal na po nangyari yan, no? Siguro before pa tayo naginto ng vlog for almost 3 weeks, nakuha na po yung mga baboy po doon sa na-video natin. Okay, so question is, nasali ba yung baboy natin? Hindi po nasali, mga kanegosyo, no? Siguro ang layo, no, sa affected area is almost, I think, no, mga nasa mga 200 meter, no? So hindi tayo tinamaan. But gladly, no, mga kanegosyo, no, yung baboy natin na ibenta po natin ng palugi, no? Kasi dinala po sa ibang lugar. Although may permit man din po na negative. So pinabenta na lang po natin ng mura, no? Murang-mura talaga pinabenta natin, mga kanegosyo, no? Kung na-remember yung mga video natin, yung sa mga video na yon, yung baboy natin, mga kanegosyo, no? Naibenta lang natin ng 3,000 pesos, no? Kumbaga, ano talaga, no? Presyong ano lang, mga negosyo, no? Presyong biik. Presyong biik lang talaga ng ano natin, yung naibigay natin na presyo na nahingi, no? Nahingi doon sa buyer, no? Kasi ipapa-blood test pa, no? And then considering na ano naman, negative talaga yung sa atin, wala talagang sign ng ESF. So naibenta natin yung sham na baboy. So 3,000, so mga ano lang, no, 27,000 lang yung ano niya. Correct pa mo lang, mga 27,000 lang yung presyo niya. So wala talaga, no, balik ano lang talaga, balik kapital yung isa, mga kanegosyo. Pinaiwan natin yung maliit nung nag 8 months, no, yung anak ko. Pinaihaw natin, pina-lechon natin, or lechon lang, no, kasi dito lang kami lang ng lechon, okay? Then kami na po nagkain kasi bawal pong
mag-imbita, no? So may kasama tayong vlogger, no, sa Midsayap, no, si Mr. D at saka si Mrs. B. May-ari din po 'yon ng isang agri-vet store, and meron din po siyang mga baboy, no? Almost I think, no, almost 25 to 28 heads 'yung nakuha sa kanya. Merong fattener, merong nagbubuntis, merong pang bagong anak na baboy, you know? So ayun, nakuha sa kanya. Nabayaran naman siya ng mga 110,000, no, pero lugi pa rin 'yun. Sa atin mga kanegosyo, no, hindi po 'yung baboy ko kasi, no, hindi po na registered sa PCIC, no. 'Yung parang crop insurance ba 'yun? So kung hindi po member ng o hindi na pa-insured 'yan ng PCIC, ang magbibigay po ng bayad niyan, kukunin po ng DA, is 'yung munisipyo, no. Sila po ang magbabayad. Hindi pa alam kung magkano ibibigay na sa inyo. Pero pag yan po ay na-register naman sa PCIC or sa crop insurance ata, correct me if I'm wrong, tawag niyan, mababayaran po yan, no? Kung ang tanong is magkano yung babayaran, magkano binabayaran, I think yung pag kinuha po ng DA sa inyo, yung baboy, yung barako ata is nandyan sa mga 7,500. Yung mga inahin naman nandyan sa mga correct me if I'm wrong, ha, ito naririnig ko lang ito, no. Pag inahin, babayaran niya ng mga 7,000 or 6,000. Kung fattener naman or grower stage na, binabayaran niya ng 5,000. Kung biik, no, binabayaran po siya ng I think no mga 3,000 or 2,500. So yun po. So kung hindi na-reso ng PCIC, mga kanegosyo, ang mangyayari po is yung munisipyo, kung may allotted fund, hindi natin alam kung magkano ibibigay sa iyo. So ako personally, mga kanegosyo, nakita ko talaga yung baboy na tinamaan ng ASF. Totoo talaga ang ASF, no. During first day, according to my pinsan ko, hindi siya, walang ganang kumain, no. That is the very first indication, no, walang ganang kumain. And then pagka second day, ayun na, no, nakahiga na lang yung baboy. And then tawag niyan, nakaano na lang, no, and then namumula yung liig, no, sa liig namumula. And then on the third day, no, ayun na, no, nagkakaroon na po ng yung spotting, no. Nagsaspot yung katawan niya. And then in the third day sa pagkahapon, mga kanegosyo, yun na tawag niyan, yung bunganga niya, yung nagbubula na. May malabas na parang basta namumula yung nagbubula yung bunganga niya, parang may lason, no, na hindi na kumakain. Pero yun pala, no, sign talaga ng ASF. So personally, mga kanegosyo, no, dito sa North Cotabato, ang unang tinamaan sa Pipalma area, which is the Midsayap, no, Central Glad, then susunod na ang barangay doon. So kasi before ng Midsayap, nandiyan pa yung municipality ng Libungan, and then Pigkawayan, okay? So pero before tinamaan po ang Midsayap, una na po ang Libungan, okay? So ang kagandahan ng Libungan, isang barangay lang po ang tinamaan. And then here comes Midsayap, unang barangay tinamaan ng Midsayap, Central Katingawan, and then yun na, sunod-sunod na yung yung contamination ng ASF, no. Take note, no, nag-seminar tayo ng ASF sa DA before tinamaan yung munisipyo ng Pigkawayan, and it is a 25, no, 25 virus po ito, na di kagaya ng COVID na 5, ito 25, at masyadong mabigat, no. Mabigat na virus na hindi basta-bastang namamatay, no. And nasabi ko na lahat 'yan, no, about sa ASF na yan. And well, ang tanong, mga kanegosyo, no, yan po, no, yan pong dahilan, no, bakit hindi tayo, hindi na natin nabablog yung baboy natin, na sana, no, na mag 3 months na this coming June 13, no. So personally, no, medyo nanghihina ako, medyo tawag niyan, medyo disappointed, no, about sa pagbababoy, kasi mga kasama ko dito na nagbababoy rin, tinamaan talaga kanegosyo, no. And
wala, no? Kaysa yung iba kasi, sinusurrender na lang talaga yung baboy kahit na hindi papasok doon sa mapa ng DA na nag-positive, no? Sa blood test na may ASF. Pinakuha na lang. Kasi yung ano kanegosyo, no? Bakit ibinenta? Kasi tatanungin, sir, bakit nyo naman po pinabenta ng palugi? Okay, kasi ano po, makanegosyo, no? Yung fear na magkakaroon ng ASF yung kapitbahay mo. Alam mo yun, yung parang iniisip mo parte araw-araw, no? Baka tamaan, wala ka talaga makuha, no? So, kawawa yung baboy, no? At least, nabalik naman yung punan. So, kung tanong makanegosyo, magkano ang lugi natin? Ang lugi ko doon is mga, I think, no, mga 11,000, no? Is pakain. So, wala, no? And considering, no, na ngayon, nagmahal ang krudo, nagmahal ang gasolina. Okay, dito nga sa amin, no, live weight price natin is 130 kilo lahat po yan, no? Basta sinabi ko po live weight price dito po sa North Cotabato, region 12, okay? 130, tapos yung karning baboy po is 250, no? So, ang problema, no, mga kanegosyo, no, sa pagbaboy, lahat po ng nakatingin po sa video na ito, ha, sa vlog ko ito. Kung tanong is maganda pa bang pasukin ang pagbabackyard piggery? Para po sa akin, no, kung ganitong walang hinto, no, ang pagtaas ng feeds, no, kasi ang daming commercial feeds na nagtaas ngayon. Lahat sila po mga kanegosyo, no, sabay-sabay silang nagtaas, no. Eh, considering lang yung grower natin, no, umaabot na po ang grower ng almost 1,940 yung sako ng commercial feeds. Okay? So, anong brand yan? No? Hindi lang ako mag-mention ng brand kasi hindi naman tayo binabayaran. Okay? Naandyan po yung mga presyo, 1,900. Eh, kung ganito po na 130 lang yung live weight price dito sa amin and 250 yung karne, eh, siyempre, eh, malaki talaga ang kita ng mga kapitalista o yung nagbibenta ng karne kaysa sa amin po na nagbabackyard piggery. And ito po, no, dapat, no, aksyonan po ito ng government, no. Lalo pat ngayon, ha, tumaas na naman ang krudo at gasolina, sigurado talaga meron talagang epekto yan, no, in terms sa transportation, sa costing po. Eh, sana naman po, no, bigyang pansin yung ating pong pagbabackyard piggery. Okay? So, nagawa ko po itong vlog na ito kasi kailangan pong malaman po ninyo, no, with due respect sa ating pong mga karapatan nyo po yan, no, mga ka-subscriber ko, para malaman po ninyo anong nangyari kay Sir Jason. Bakit hindi na siya nagbablog sa baboy niya? bakit wala na? Yun po, no, wala na po tayong baboy, no, naibenta na po natin, no, kaysa malugi tayo, no? So, magagawa tayo uli ng vlog, no, kasi may nagtanong sa atin, no, may mga question. So, kailan tayo uli, no, magsisimula ng pagbili ng baboy? Okay, so abangan niyo po ang next na vlog ko. Okay, so yun lang mga kanegosyo, no, and malungkot tayo pero still, no, positive side naman tayo na matatapos din po itong ASF, no. And the only solution po sa ASF na nakikita namin sa kasamahan ko po dito sa backyard piggery is ang magkaroon po ng vaccine against ASF, no. Sana darating po yan. So yun lang mga kanegosyo, maraming salamat for watching my videos. No, and I hope you are still here on my channel, no. Gagawa pa rin tayo ng video about sa pagbabayan kasi may mga baboy pa po dito ng mga pinsan ko po na naka-survive, no. So video natin 'yon. Gagawa tayo ng mga tips, update natin presyo ng live weight price, presyo po ng feeds, no, dito sa amin. Again, no, nagbabari po 'yan sa lugar, depende po 'yan, but yung mga sinasabi ko na presyo ng live weight sa karne dito po 'yan sa North Cotabato sa Region 12 po. Again, this is Jason TV News saying maraming salamat. Keep safe, God bless. Bye-bye!